te is to have that Lunox in. Yep, masakit sabayan. Kasi hindi, pag nag-darkening ka, no? Kasi hindi... The interactions as well. Kasi bihira talaga tayo makita ng Lunox. Mm-hmm. And ito, Max, I feel like it would have been better sana nga kung naka-farsa sila, pero Lunox is going to be a good bare bones. Oh, first blood. Again. Nahuli nila si Benny Cutie agad Benny dito. Benny Cutie, malalim. And he went for the, ano eh, he went for the dive. Mm-hmm. Yung, ano, yung creep cut. Yung minion cut. So, there is going to be a bit of a punish there for KLBJ. And he is capable of doing that kasi nag-flicker na rin si Benny Cutie. So, good move coming out from KLBJ. Just punishing that act na ginawa sa harapan niya. And, alam mo yon, you have to convert everything na pwede mo i-punish at this point. Interestingly, parang four-man ang ginagawa nila ditong non-stop. So, yeah, there you go. Sa gitna going to the top lane. So, matagal na lang mag-free farm si Kiluash dito sa top lane. That's absolutely fine. And si Benny Cutie talagang pinipilit niya na malalim ang pasok with the Balmond. That's interesting. And eto Max dito yung next target. But get eto Max dito. Nalapitan din ni Greed. And kaya ba talaga Execration dito i-invade etong side ng Aura PH kasi they're really trying, no? Pero napapunish talaga sila just because the Yuzhong is there. Medyo mahirap to be honest, pero right now si Chop the buff from going over to JV, pero yun pala, siya ang makukuha ng Aura dito. I like the aggression Execration dito. Nasa kanila yung bola at that point on kasi hindi umuwi yung Aura PH and hindi nila tinantanan. At may nabawi sila dahil doon. May nabawi sila. At naparusahan pa nila si JP dito na nawala sa kanya yung buff niya. Yep, big deal na nawala yung buff na yun. That is a purple buff, mana region, and everything that JP actually needs. Ngayon, siya naman ay may hirapan sa Gitno. Will not be able to sustain against the meteor shower. Mm-hmm. But look at the Zaman Force, hindi napipigilan ng Aura P nilang purple buff. Benny Cutie trying his best. He will get away. And Execration dito, Gusto ko yung idea ng Execration na sumabay eh. Yep, non-stop sa bayan lamang. And they're really trying to see kung kaya nilang i-out micro yung Aura. And somehow they are. At to some degree they are. Pero the problem here is Greed is 4-0 right now. Yung problema doon. Yung jungle pa yung nag 4-0. Pero kasi, ang nagiging problema na lang naman nila dito pag sa pagsabay nila is hindi nila napapansin yung mga side lanes. Look at Hate. Hate got, sabihin natin, assassinated by Kiluash Cho. So, you really need to focus more on just protecting your hyper carry at this point. Kasi feeling ko, Kiluash, hindi siya mag-shy away from those kinds of, alam mo yun, opportunities. Chakno dito, walang opportunity para tumakbo kasi Zaman Force is still there. Execration, they are falling to the pressure na pinapakita ng Aura PH dito. Ang hirap mag-sustain laban sa isang ano, sa isang Chang'e at isang Harit, no? Pag nagsabay, no? Like, saan ka butan ka lulugar? Medyo mahirap yan. Now they want to go for Turtle. This is going to be a pretty open Turtle unless may magawang milagro sa Itomax dito. Going in for that assault. Tanggal din si JP! Ang ganda na ginawa. A good thing in mind, nakunin na yung Turtle doon, but sa Gitno, putting the pressure on, nag-ultimate siya doon. He catches out Harith. Harith didn't have the Zaman Force cooldown reduction. Wala din sa kanya yung purple buff niya. Wow, that is just interesting. Sa Chakno pa nakuha ng Turtle buff. Na last hit nung Unstoppable Force. Now, paano na to? Let's go and look at the Gillette Instant Replay. Looks like ito Max talagang gigil here, going for Greed. Nasipa nga lang ni Kiluash, pero naiwan nila yung dalawa to go for the Turtle, not to mention si Chakno malapit na din. That's why they lost that. I mean, binigay nila isang kill, pero nakuha nila mas madami in return. Mm-hmm. So, Execration dito, even though they gave up 9 kills versus 4 kills for the side here of Execration,
alam mo yun, kumbaga, hindi siya magiging malaking factor just because you are putting your presence into the map as well. Yes, exactly. Hindi yan yung tipong 9 kills tapos dire-diretso na nananalo lang yung Aura PH. Hindi. May objectives din na nakukuha dito yung side ng Execration. Kailangan pa rin mag-ingat ng Aura PH dito. Tingin ko din. And Aura PH is starting to look like they are just evening up. Execration, yung lamang nila no early game na bawi agad ng Exe right now daw sa gitong in trouble, Kiluash. Going for the chase, Raging Sandstorm, palayo. Walang problema for Exe. And bottom lane naman, Benny Cutie still non-stop on the Balmond, pressuring KLVJ. So ito yung nangyayari dito. Sa gitno, pagka nagdu-duel sila ni Kiluash, Kiluash knows that he has the upper hand. Pero kasi kahit nasa kanyang upper hand dito, yung damage output niya ngayon hindi talaga enough just because of the sustain capability na meron ang isang Khalid. Totoo yun, totoo yun. And Khalid as well is a great laner. That's why lagi talagang uunahan ng mga team natin pag pickings sa Khalid. Kita nyo naman, Khalid over Yuzong ang nangyari kanina sa draft. Naalala mo yung week number one? Na parang, yung week number one, sinasabi natin yung Khalid isn't really working, but right now, it is the hero. Oh my God! The season, pero look at this. Chaknu nandun sa may pinakalikod. Benny Cutie will be the next target. He has the flicker. He will get away. At andun naman si Yuzong getting the kill on that Lunox. And naka-fade. Ang maganda naman doon for Exe is naka-fade away. Nakuha si Hate ng turtle buff while all of that was happening. Ito na naman silang dalawa sa may taas. And that is going to be our Gillette instant replay. Hashtag shave the day. Napagandang kuha din on Refleesh's Kufra. Pero again, all of that happening, kuha pa rin ni Hate yung buff. And masaya, I think masaya naman ang Execration with that pickup. Pero dito gusto ng Aura PH talaga mag-push. But still, the question is, can they do that as the superior? Sabihin natin, not really superior, but they have sufficient na clear wave onto the side of Execration. Ito na nga si Kuya mo, Hate. I feel like kuhang-kuha ang templa. Kuhang-kuha ng Execration na sige, i-pressure natin yung side lanes para hindi nila mapansin masyado yung Lee Sun-Chin. And it's working. It's working. Lee Sun-Chin is getting a lot, doing a lot of damage sa mga tore, sa jungle, at in Aura PH, matagal pa yung iintay ni Yuzong. Okay, tingnan natin dito yung mga plus for both teams. Execration dito, na-shutdown nila dito si JP for the early game. 136 ngayon si JP, looking at his gold, hindi ganun kataas as compared kay Hate. Pero kung mapapansin nyo dito, there is always the threat na makuhuli kayo sa mga Zaman for shenanigans. JP dito getting stunned. Kaya ba nila hulihin? That is the question. Sa gitna dito, sobrang aggressive. Kiluash! Doon sa may likod. Eto, oh Max. Oh my God! Nahuli! What sa gitna dito, ang magiging next target knock-up. Will it hit? No, it won't. Pero hindi naman kailangan. And why is that win from Aura PH sa clash na yon important? Kasi mag-up na yung turtle. Tama. Iba talaga. Iba talaga. That is a great timing to go for a fight. And that's pretty good pickup. Almost for nothing yung kill na nakuha nila doon sa Aura PH from Execration. So now turtle gonna be open here. JP once more. Zaman Force palapit kay Chaknu. Akala niya safe siya, yung pala hindi. Last hit will be going to Rafflesia instead, but the objective is still alive. Benny Cutie, pwede pang mang-steal with a little counter. He's ballin'! He's waiting for it! At nakuha pa ni Hate ang turtle! And dahil na-threaten dito ang Aura PH doon sa presensya ng Balmod, ni Benny Cutie, na-retribution ni Hate itong turtle. And that is... Wow. Akalaw si Benny, no? That is a crucial play. On the side of Execration, kasi sabihin man natin ngayon na in terms of kills, kung papansin ninyo yung kill score... Medyo bugbog, syempre, 15-6. 15-6, nakakalamang talaga yung Aura PH. Pero kasi yung gold, the gold is real. Hindi yung story. Iba, iba, iba talaga. And they are fighting over towers right now. Ito, Max, tinatangke lahat ng sakit ng meteor shower, pero yung tore nila babagsak ng walang kalaban-laban. Wow, that's a lot of gold that Execration's getting... na parang wala silang binibigay pero madami silang binibigay sa mapa. Ang bilis mag-farm ni Hate dito. Interesting facts about Execration in Aura PH dito. Alam mo yung Yi Sun Shin? Well, not really the Yi Sun Shin, but yung Khalid dito ng Execration, it has a high win rate.
Kung papansinin mo yung Caleb nila dito, may 3 games before this, and they have a 66.67 win rate all throughout. So, you really have to take notice na kung paano nila gamitin to. Look at this. That is the perfect setup for Sagitno. Naipit nila sa narrow space. Etong Aura PH. But Aura PH, kailangan nila tumakbo dito. Can they do this? What a play coming out from Chakno. Tinapon niya dito si JP. Game na ginagawa niyo all throughout. Yun. Ang gagawin namin, lalaban kami ng lalaban, hindi namin kayo pagpapahingahin. And yun nga, nangyari over and over ginagawa ng Execration back to the game. 3K gold lead. Out of, I think, most of it is from the towers, obviously, kasi lamang sila ng dalawang tore. And that's something na kaya, feeling ko kaya namang mapantay agad ng Aura. Yeah. Diba? Kaya namang ilang patayin yan. Kiluwa siya sa strong. Pero hindi niya magawa kasi he keeps having to check on Benny Cutie. And here's another example of that. I think this should be an easy 1v1, pero gusto niya lang gamitin ni Benny. Gusto niya pa-cooldown lang. Oo. Gusto niya gamitin ni Benny yung regen. I think so. I think he's just and, baiting. And ngayon, he will try to get away. Pero ang tanong, kakayanin niya ba? With the help of the flicker, ooh, yes. Pero dodge. Kilowash dito. With the presence of mind. Sinabi na ni Shinbu kanina yan. Presence my of God. Mind. And map awareness. Map awareness. Alam niya na, oy, teka, parang dilimang mapa. Yun yung, hindi maliwanag ang buhay ah. Yun yung isa sa mga magagandang presensya ng mga side laners or off laners na tinatawag natin katulad ni Kilowash. It's more on the idea na kumukuha ka ng atensyon para kahit pa paano magkaroon ng breathing space. Hindi yung area na ina-expect mo sa kanya. Hindi yung performance na ina-expect mo sa kanya. Na-shutdown talaga siya dito hard. That's inside true. The execration. Play like that. Like para siyang, alam mo yung Indiana Jones, parang dami yung tinatakbuhan trap. Isa-isa yung tinatakbuhan niya. Ang ganda nun. Pero for now, we are gonna go into a big team fight. Whoa! Most likely, Sagitno with engaged greed with the kill on the back foot. And Sagitno being left behind. Si Hate lang focus ngayon ng Aura PH and Nia gets taken out. And look at this, the turnaround execute done on greed. Greed will go down. That is going to be the godlike. Sagitno dito, lumuhod sa harapan ng apat. Make the tatlo. Make that tatlo. Teka lang ha. Huli ka boy. Malipik roar. Boom. Ayan na. Ito na yung pang split push talaga. Mm-hmm. So now, I think, kanya-kanya tinatrabaho yung teams dun sa exchange na yon. Greed yung gusto ng Exe. Ang Aura naman gusto ng Hate. Si Hate. Nakuha pa siya ng bonus. And the Lord will go over to the red side. Opening, and this is Execration not really getting the best team fight out of this. Kung nakikita mo, nag-front si Sagitno. Tama yung ginawa. Actually, okay ginawa ni Sagitno dun eh. But the problem is, they did not account for the players na pwedeng pumunta dun kay Hate. And exactly. Hate was put in a 3-man setup, in a triangle formation ng kalaban. Na takedown agad si Hate. Na hindi niya na alam kung paano lalabas doon at that point. To be honest, kahit na meron kang mga flicker and dash doon, there was just no way you were gonna get out of there. Mm-hmm. I think this lineup is specifically made to keep up with the Yi San Shin. Kahit na mag super aggressive na alis ka. At sa putong ito, wala pang flicker si Hate. Mm-hmm. And this is one of the reasons why Infamous tong show ni Kilo. Hindi sila mag-shy away sa paggamit niyan because they know that Kilowash is capable. Now, here comes the Lord. Unti-unting nagmamarcha. Chakno dito. What does he have in mind? Ang dami niya plays na ginagawa. Grabe naman yun! They are forced back. Hate dito. Nahuli ni Rafflesia and Rafflesia? Don't call him. Championship Kufra for nothing. Surprised dito si Eto Max. Look at that. Another knockup coming up from Rafflesia. And enabling people is the name. At least the creativity is there. Kilowash pa dito. Yung ruby niya. Ang tanong, bro. Ano, bro? Nakakita na ba tayo ng veil na gumana? That's the yun ang tanong. That is the question. Oo, kasi well, it's there's we'll always a first time for everything, di ba? There's a first time for everything. And it will be very interesting to see if the veil can finally find a home dito sa lineup na may Ruby.
Kasi kung gusto mo nga namang pumigil at magpabagal ng mga tao, manghila ng tao, ba, Ruby na ang gumagawa nun para mm-hmm. sa'yo. This is going to be a very interesting match. You see Aura PH just pulling out something na required para sa kanila. Yep. But for Aura PH, it takes a bit more effort. But if they can pull it off, ito yung mga instances na parang mapapakamot ka na parang, Paano to? The surprise factor is the power here for Aura PH, diba? Mm. Kasi people don't expect the Veil lineup until you see the Veil lineup. So, I would think na mas, tama yung sinabi mo kanina, mas madaling i-pull off yung lineup ngayon ng Execration. Kasi sobrang sanay na sila dito eh. Especially with the Lunox, ilang season na nilang gamit to, it's an easy way to get kills, easy way to burn damage in the early game. And the problem with the Veil is, it's later game damage, di ba? Mm. And some, may mga Veil builds nga na hindi pang bawas talaga, more of pang crowd control. Yes. Which will allow yung kanilang hyper carry na maging na to go for lower HP targets. Yun yung punto eh, actually. Pag may Veil ultimate, hindi mo kailangan patayin using the Veil ultimate. Mm. Kailangan mo lang siyang pababain ng buhay para mag-finish off siya nung hyper carry mo. In this case, that's the Lancelot. Mm. So will that work the way that Aura planned it though? That is something that we have to notice in a bit. Pero nakikita mo dito, that is the hot point, the key point for Aura PH dito, na nandiyan si Rafflee siya, I can catch anyone out na tatambay dito sa may gilid. Pero kung papansin mo talaga dito, palong-palo si Rafflee siya. Palong-palo? And look at the damage. Grabe yung damage output nila dito. Yep, it's real. And again, yung passive talaga nitong si ano eh, ni Hilda, it's just something that you, it's very difficult to deal with in the early stages of the game. It's a reason why this hero gets banned out all the time. Four people from Aura PH nakatambay ngayon sa mid lane. Control over Lito Wanderer goes over to Execration still on that left side. And we are back on even. Proactive dito si Hayden. Ang ginawa niya, nakita niyang binabasag na yung Lito Wanderer dun sa may kabila. What he did was, he went straight onto the other side. Pero si Benny Cutie dito has something in mind. He went there and nakaluhod siya dito. And it's a way to delay JP. That's right. Good way to delay JP as well as also just, you know, have vision over that map. At habang dinidelay nila si JP, sa gitno, kinukuha naman yung buff doon. I like yung pagmando dito ng mapa, ng Execration, na kinukulit nila si JP to the point na hindi niya makukuha muna yung kanyang purple buff, pero ibibigay din naman talaga nila while actually denying yung orange buff doon sa kanyang orange buff side. That's right. And that's a big deal. Tanggalin mo ng orange JP, it's gonna be harder for him to slow down targets. Pero ang problema, of course, we'll still be able to get some kills on the map. Ang problema, si Hate din, ang lakas din ng farm ngayon on that Claude. Kumbaga, team, ito yung mga nakikita natin sa mga carries natin. They're making adjustments. Pero palong-palo talaga ang isang Hilda dito. And once na nandiyan yung Lunox at nag-scale up na yung Lunox, that's the time na magkakaroon ng onting problema na dito si Rafflee. But right now, ayaw talaga muna nila ibigay yung level 4 noon as they will commit an ultimate galing kay Kilowash. And si Itomax going down is a bad sign actually for Execration. I feel like dapat laging buhay si Itomax to control the mid lane. And, or else it's gonna be an easy push here for Aura, I think. Especially Rafflee right now, sobrang confident dito sa Hilda na to. Tsaka kasi 3 stacks na to eh. Yun nga eh. Ang bilis. Oo. Actually, nagulat ako. 3 stacks na to. So, 1 kill and 2 assist. Kailangan nila mag-ingat dito na kapag nakuha ni Rafflee siya yung level 4 niya, that's going to be a significant boost in terms of damage. Mm-hmm. Absolutely. And now it's going to be, again, clear lang ang magagawa ngayon ng Exe. While the turtle is going to go up, na ta-targetin right away for sure ng Aura PH. And that's the power of a Hilda. Pero ito ah, Rockheart, ang importanteng point ng mapa ngayon is the turtle lane. Nandoon na yung turtle, nag-set up na yung mga teams natin dito, and you can see Lance, hindi siya masyadong naaalis dito sa may purple buff area nila. Rafflee siya though, andito pa rin siya, hindi talaga siya ma-prepare ni Chaknu umalis dito sa place na to. And alam din ni Rafflee siya dito na in terms of the passives and everything. Yep. He's home. He's at yung, home. Siya yung nasa upper hand pagka nag-trade siya dito sa ginagawa ni Chaknu. And look at this, another kill for Kilowash. Pero another stack na naman for Rafflee siya din.
And the Benny Cutie Raging Sandstorm 2v1 lang naman. JB Phantom Execution nagalawan. Grabe naman. Talaga, ang teamwork talaga nitong dalawang to. Hindi mo talaga mapapatawad. Grabe yung Blazing Duet. Nagawa niya yung pakay ng Blazing Duet na yon. Clear. Na-clear niya yung wave. Exactly. Although, kamuntikan, eh, nakita natin damage output na ginawa ni Greed dito. Greed gets caught out. Yung Sita na. Dito kay Rafflesia. Kilowash andito para umalalay. Pero ang sakit sa ulo talaga ng isang Hilda. Agro, kung agro, flicker out. Eto max. Pero doon, sad's going to be the turtle going to the side of Rafflesia. No, parang dalawang bully nagsamay, no? Si ano, si Hilda, tsaka si ano, si Ruby. Hindi mo siya basta-basta mapapatay. Tapos hihila-hilain ka lang, hahampas-hampasin ka lang ng mga malalaking weapon na dala nila. So talaga naman. And the problem is, for Aura PH, si Hate nakakalibre pa rin ng resources sa kabilang dako naman ng mapa. Talagang talaga naman. Si Chak na naman dito, nagkita na naman sa Rafflesia. Bestie! Kamusta ka? Pero sakit? Si Chak, no, at least, hindi niya binibigay yung brush na yan. Tama. Ayaw niyang ibigay, he denies the fact na nakukuha na ng aura to. Kung gusto man ng aura ng control nun, kailangan nilang paghirapan. Oo. Diba? Pero alam mo, Aura PH, they're getting the game that they want. Ito nga ito yung game na talagang confident sila na kaya nilang mapanalo as long as yung pacing na tumuloy-tuloy para sa side nila. Yep, and Greed making it work on the Veil. Pansin mo, hindi siya, he's not, somehow he's really helping in controlling the waves at yung controlling yung team fight. Ayaw pumasok ng exe kasi yung damage output is real from the Veil as well. Oh, nakikita mo na naman dito, ito na naman yung invade factor na pinapakita dito ng side ng Aura PH. Although makukuha ni Hate yung buff niya doon, walang maagaw sa kanya. Pero yung Hilda dito namamahay na talaga. This feels like home. Yes. This is makakatulog na yan dyan. Oo, makita mo, nakahiga na. Ganun naman talaga pag namamahay, may diba? Kubo na, yung ganun. Oh, pero eto, sabi niya, sige, namamahay ka. At look at the damage. Isang knock-up lang ang katumbas sa Rafflesia dito. Gusto siya nawawalang buhay. Siya pa gusto lumaban. Grabe yung knockout. Uy, counterplay! Uy! And look at this! The pull from Kilowash. Napa-flicker out siya dito. Tignan natin kung paano ang pacing netong sunod ng mga teamfight na mangyayari. Look at JP. Talaga pumasok si JP, pa siya dito. Galit, sa Phantom Execution, wala na siyang dash in dito. And that's going to be the punish. Great play from Benny Cutie. Realizing na wala nang pangtakas at that point. Yep. Si JP. Sobrang ganda ng ginawa ng Execration doon, going for who we really need to go for. And a big mistake for JP to go chase Hate into uncharted territory na wala silang vision. So, naging problem yon, and Hate was able to get an assist because of that as well. It was just uncharacteristic for JP to go there without backup. And ang ganda naman ng sagot ng Exe doon as well. And Execration making things count. Hate dito has the turtle and level 12 na si Hate. If you would look at the items ni Hate dito, I'm pretty sure na nakukuha niya na din yung perfect setup para sa kanya. And there is another pick of Hate dito. Man oh man, he's just going ham. And grabe yung farm ni Hate dito. Sakit! Mga turtle pa yan. And another 2v1. Tower goes down as well. Sa bot lane, Execration ngayon, galit na galit, going for the hunt. Eto na si Chaknu. That was a nice try. Kung nasipa saan niya sa kabilang direction, iba sana ang magiging resulta noon. Pero still, makukuha pa rin ng exe ang Torre sa gitna. At nagbago ang pacing ng story natin dito. Execration, they are leading this again. Kung nakikita niyo, lamang na naman sa kills yung Aura PH dito. Pero in terms of gold, iba ang Torre. Sila pa rin ang lumalamang. And ito yung sinasabi natin, relentless, perseverance, persistent. Ayaw nilang ibigay ng madali itong laban na to. Sabi nga nila, ni Shinbo, puso. Puso Inupuso talaga. Kumbaga, hindi nila susukuhan. Yun lang yung isang factor ng Execration na makikita mo para sa side nila na talagang gumagana. Hindi nila sinusukuhan basta-basta. Pero grabe na mong pick yun! Chaknu, boy! Sinasabi nga natin, Chaknu. The X-Factor. Out of nowhere. By the way, misposition from Greed to go near that bush.
Pero I guess yun yung mahirap pag you don't have heroes like Yu Sunshin, Selena, or Diggy for the map control, for the vision. Talagang there's no way but to face check those bushes. Pero kung nakikita mo naman dito, Rockhart, kung paano na sumisetup dito, yung side ng Execration sa loob ng gubat ng Aura PH. And this could be bad for the side of Execration, pero mababa din yung buhay dito ni JP. If they can get the kill, this would be bad for the side of Aura PH. Nandun sa may likod, Kilowash dito, nahuli na siya. And Execration, just manning up to everyone here onto the side of Aura PH. Bigla na lang nag-swing yung favor pabalik sa Execration just because Hate is getting the farm that he needs. Finally, Hate is looking better here. Aside from that turtle buff na nakuha niya kanina, going for the Lord as well. Slow and steady on the objectives. That is the name of the game right now for Execration with a 5,000 gold lead laban sa Aura PH dito sa Game 2. But ito, Rockhart, may tinatawag tayo dito. One mistake could actually cost Execration. Looking at the Gillette instant replay, look at this fight, Rockhart. It actually did look better kasi walang ibang sagot ang Aura kundi ang tumakbo dun sa posisyon na ginagawa ng Exe around their jungle area. So, this is forcing Aura PH to go into weird situations and awkward positions na lumalamang sila sa laban dahil dun. And nahuli si JP! Nahuli si JP! Nahuli si JP, and that is bad for the side of Aura. They might have dropped the ball dito sa game na to. But let's see. Grid! Nahuli niya si Hate na tumatalon dito habang nagbi-blazing duet, and this is really the time where Execration wants to finish this. Wala si JP, wala si Greed. This is the perfect time for them. And look at them, para silang nag-aabang dito ng bus para ilabas sila dito sa base. Take me out! Aura PH. Pero sabi nila dito, wala nang patumpik-tumpik. Tapusin na natin to. 4 seconds habang mag-respond na si JP. And this is going to be the crucial moment of the fight. Buhay na uli si JP. There is damage output. And look at this. Chaos Darkening. It's there. Digital counter na bato. Roughly siya dito. Yung Hilda niya kanina na sobrang bully. Ngayon siya na ang binubully. And man, oh man, Execration dito. Just rallying last back. Wave. Getting this win against the side of Aura PH. Pinalakas lang nila yung supporting cast dito para kay Claude. Kumbaga, hindi dapat makakuha ng magandang early game yung Selena dito. Dito sa side ng Aura PH, ang ginawa lang nila, they got the Selena, pero yung hugging capability na ginagawa dito ng lineup ng Execration, medyo tinanggal lang nila with the high loss. Yep. Or at least pinalambot man lang. Pinahirapan lang nila konti yung Execration na lumapit. Tinamot sila track, no? Alam nila laban na yun yung pinakaunang gagawin nila. Tapak sa trap! Mo, tinatapakan nila yung trap. Sakripisyong tupa. So that hindi mauunahan dito ng Aura PH yung pagkuha ng Execration ng purple buff. Mm-hmm. And that means, kasi kapag nauna ka, rotation-wise, mas mauuna kayong makaikot dun sa mga jungle monsters at mas mauuna mag-level 4 agad dito si JP. Magkakaroon ng threat, kumbaga. Mm. Magkakaroon ng threat na magkaroon na early gank. So because of that, the traps are actually a big deal. Kung hindi nyo papansin, sasabihin na nyo ng mga tao, trap lang naman yan eh. Ano ba naman? Mm-hmm. Isa dalawang trap lang yan. Pero it does make a big difference in the DPS of the Selena. And yung Claude dito tinamaan, and this is the capability of the Selena. Yun na nga yun. Sinasabi mo pa kanina, papaulit-ulit, one good arrow can do a lot of things. One good arrow can do a lot of things. And sa gitno, going 1v1 against Kilowash. Kilowash dito, wala pa siya sa mga levels niya. So sa gitno dito, yung high-end kayo niya and yung innate dueling capability ng isang Johed, nagambit niya to his advantage. Maximum effort there. Tignan mo yung ginagawa ni KLBJ dito. Yeah. Minamaso siya ni... Ang hirap ah. Hirap na hirap siya. Ito yung braso lineup. Ito na yun. And it's working. It's working for Execration in the early game. Now, they will need to keep this up. Kasi ang kalaban nila dito is yung farming time ni JP naman. Mm-hmm. And JP is known to just pop off pag napawayaan. Mm-hmm. Which is happening right now. Pero kasi, eto lang ah, marksman laban pa rin tayo dito eh. So kung sino yung pinakaunang makakuha siguro ng dalawang items, I feel we'll have a certain advantage. Agad-agad dito for the side of both teams. Kung sino yung unang marksman na may enable, pero sa gitno tinamaan ng pana. And pana ayun, is real. Pana is real. That's it. At tinamata ng pana! Bingo!
is a bingo. Ano yun ha? Two in a row. Oh. Ay, sino? Sabi ni Shane, ba't tumuturo sa amin pakampana yun? Wala naman. Oh, excuse me. Excuse me, Kuya Shinbu. Hindi ganyan. Iba, iba. Ay! Nala! Tinamaan na naman. Ako po. What is happening? It's a triple. It's a Kung ganyan... Kuya Baloy. Kuya Baloy. Hoy, Baloy. Hoy, Baloy. Grabe, kinagawa this... dito ng Selena talaga. Kaya you don't really give out, you don't see teams give out the Selena nang basta lang. That's true. Ito na yun. This is a perfect statement game as a reason why you should ban out the Selena if you're not prepared to do it. Pero to be honest ha, akala ko yung lineup naman ng exit, kaya naman mag-Selena eh. Kasi medyo tanky yung karamihan ng miyembro nila. Mm. Pero they're showing na may kakaibang ginagawa ang aura dito na sobrang sakit ng Selena ni Greed. Kahit walang items, kahit walang buffs. Mm. And sa totoo lang, yung mga panang yun, at times parang hindi mo lang nina-expect yun eh. Kahit yung kalaban nga hindi na-expect yun. Kaya nga tumama. Which is... It's tingin ko dumadaan ba to sa mga grasp? Gusto ko panoodin mamaya sa replay eh. Pero right now, ang kailangan panoodin is Benny Cutie trying to save his life na hindi naman niya kaya with a chase from KLBJ and okay. Tuga. So tignan natin dito yung mga magagawa ng execution para kahit papano mapigilan yung ginagawa dito ng Aura PH. Aura PH, clearly, they're actually winning the early game tempo. Kung nakikita mo doon yung execution, this is a good start kasi si Hilda, si Chaknu, pumunta doon sa per orange buff ng kalaban. Tama. So, inagaw nila yon kay Yi Sun Shin and that is going to, sabihin na lang natin, magkakaroon ng onting pag-lessen sa damage dito na ginagawa ni JP. Mm-hmm. And, but still, I mean, JP is happy with just getting these side lanes and side minions and nakuha din niya yung kanyang turtle buff. Mm-hmm. So, Mountain Shocker is gonna hurt a lot as well. And I feel like orange buff na lang kulang. Kaya na niyang makipag-brasohan right now with almost every member mm-hmm. of the X-Creation. You know what, Rockheart? There's a lot of things na kailangan ayusin ng X-Creation if they want to win this. This isn't a lost cause not for yet. Them naman. Not yet. As long as hindi na sila matamaan ng mga pana na binabato dito ni Greed katulad nito. And it's really the pacing ng Aura PH dito na gumulat sa side ng execration. Speaking of gulat, look at that damage output from one skill of Kiluash. Of course, the follow-up is real here mula sa miyembro ng execration. Eto Max going hard on the chase. Kiluash goes down as well. Greed, you are in danger. Ejector out of the way. And looks like JP will be able to clean it up in the end. Two kills and a tower para sa Aura PH. Mm-hmm. Chak na dito. Stepping on a trap. And Benny and KLBJ having a bit of a scuffle. Medyo nagkakaroon ng away dito. And look at this, pareho sila nag-sustain sa isa't isa. Yup, kanya. Wala, no? Usually, that's funny. Revelicia though with a great stun. Locked in by JP. The damage is real mula sa Yi Sun Shin ng Aura PH. Ngayon naman, ang execration will need to catch up on the Gillette replay here. Muntikan na. Ang daming muntikan. Muntikan na mabuhay si Kiluash. Muntikan ng madali si Greed with the ejector. And the small moves are really making the biggest impact dito mula sa ating Gillette Instant Replay hashtag Shape Day. And ito yung tinatawag nating domino effect, Rockheart, na dahil lang sa isang pana, dumire-diretso na yung pag-snowball dito ng Aura PH. Binabangga na lang talaga nila literal lahat ng pwede banggain dito onto the side of execution. And ang na-enable talaga kasi si JP. Legendary na si JP Legendary. Ngayon. Legendary. 6:14:03. And ikaw, isipin mo, you're a funnel hyper carry. You're a funneled hyper carry. And you really want to, you know, deal as much damage as possible. You cannot have a better position than this na ina-experience kayo ni JP. That's and in true. The hands of a capable carry, hindi magbabackdown si JP. So what's the counterplay here? Ano ba ang kailangan gawin ng execution para mabuhay dito? Just use your innate pick of capability. Katulad nito, pilitin mo sila lumaban sa mga ganitong areas. Pero kasi masyado talaga mataas yung damage output ni JP dito. At least delay the game. Let hate find ways to farm. At kunin mo yung attention dito ng Aura PH na hindi kayo matitake down or cut yung losses nyo to a minimal. Yep. Problem is, again, ang hirap din iwasan ng mga traps and pana din ni Greed. Kaya, I don't know, man. Nagiging jumong skin na si Kuya Greed dito. 307 on the Selena.
And so far, they're just waiting for the turtle, probably for another close up here. This is getting more difficult by the minute here para sa Execration. Indeed it is. At itong Aura PH, hindi sila titigil sa pagiging aggressive eh. Alam na natin to from their side na tuloy-tuloy-tuloy lang to. Map control is their game. Ganito sila manalo. Execration naman, kailangan lang nila maging patient. Yep, just be patient. Just know that you can do this. If you can clear the wave, which is I think they're having problems right now kasi lumalaban sila sa ilalim ng Torre Bot. Sino may ginagawa ni Kilowash dito? Hugging out, ito si Claude. The arrow is there. Hate dito, kamuntikan tamaan, pero Benny Cutie. Binibait niya, man. Alam mo yun, napatakbo siya onto the wrong side of the map. Talagang kinukuha na lang nila yung attention dito ng Aura PH. Ang ginagawa nila, pinupush back nila yung wave. Ayaw nila talaga magbigay dito ng Kirkley Turret. But they have to bow down etong isang to kasi hindi na nga talaga sila makakahabol doon. And at this point in time, look at the gold lead. 9K halos. 9K at 8 minutes. That is not easy to recover from. And I think gusto nang tapusin agad ng Aura PH ang laban na to. Going for a lot of kills. 2 members remaining para sa Execration. Sa Gitno, will he be able to save it? I don't think man, so. Oh man. And the Maniac. That's going to be a Maniac wipeout Execration dito. They will lose the series and JP. They're having a bit of fun. And ako medyo nasobrahan. Nawala yung minions. Jackno with a flicker in onto JB para lang mabawasan ng konti ang kanyang buhay. Pero looks like that's gonna...